at the level of my maturity now that I am in the ministry of the Iglesia Filipina Independiente, yung mga sinasabing, lalaki ka pa rin. Lalaki-lalaki yung boses mo. Hindi ka magiging babae. Kahit anong gawin natin, lalaki ka pa rin. Yun ay parang butterfly in the stomach na siya sa akin, because tinitingnan ko na lang sila as hindi pa rin talaga nila tanggap. Pero sa akin, hindi na siya nakaka-penetrate and produce pain in me, kasi tanggap ko na sa sarili ko na ako ay isang babae. And my Jesus or the Lord who is my shepherd knows that I am a trans woman and I am welcome to be part of the ministry in their vineyard. So, yung mga strangers na naririnig ko tungkol doon sa kanilang mga discrimination at mga perspektibo when it comes to homosexuality or about sa LGBTIQ+, ay iniintindi ko na lang.